Hello everyone, John Teki here. Today ay papakita ko sa inyo yung guide or yung tutorial ko kung paano ko ini-install yung mga Repack games sa Steam Deck. So, mahalaga to lalo na kung gumagamit kayo ng memory card. Kasi if dito tayo mismo nag-install sa memory card, medyo bibilis yung lifespan ng memory natin. Kasi yung Repack is ina-extract niya muna yung file bago niya ini-install. So, mas nagiging doble yung write and read ng memory card natin. So, the best practice if Repack yung i-install natin is gagamit muna tayo ng PC. Then, doon natin i-install. So, pakita ko sa inyo guys kung paano. Okay, so nandito na tayo sa PC natin, no? So, first natin gagawin is install natin yung Repack na installer na nakuha natin. So, ito siya. Siguro yung Fall for Cybertron na lang. Ayan. So, open nyo lang siya. Again, depende kung kanino siya nakuha, no? Basta yung mga Repack, I'd advise talaga na dito muna natin i-install sa PC before natin i-install sa Steam Deck, no? So, run nyo lang yung exe dito. Then, more info, tapos run anyway. So, more on next lang naman po siya. Depende sa inyo kung saan siya i-install, no? Siguro ako sa... Di na lang. Okay. So, more on next lang yan. Yes. Then, pwede nyo i-choose kung anong username ang pwede nyo gamitin. So, yan. Medyo matagal lang to guys. Depende sa laki ng game, no? So, balikan natin siya once na-install na natin. Okay. So, yan, no? Tapos na siya mag-install. Lumabas na dito yung shortcut sa desktop natin, no? So, ang gawin lang natin yung right-click natin siya. Then, properties tayo. Tapos, open file location. So, tandaan nyo lang, nandito siya sa folder ng Transformers binaries. So, kasi yan ang gagawin nating path mamaya sa Steam Deck, no? So, gawin lang natin siya is punta tayo nung saan natin siya in-install, then copy lang natin siya. Then pwede niyo nang lagay yung memory card nyo. Okay, so ayan, na-mount na natin yung memory card natin, SDEC files ang file name niya. So copy lang natin dito yung game. So, medyo matagal din yan. Depende rin sa laki ng game, no? So, order natin once tapos na. Okay, so once na nakopy na natin yung game, pwede na natin siyang ilipat sa Steam Deck natin. Move nyo lang yung file. Ay, yung flash drive. Alright, so dito na tayo sa Steam Deck natin, no? So, ito yung memory card na ginamit natin pang copy ng game. Since ang gagamitin ko is yung USB hub, dito ko na lang siya kakabit instead of sa card reader niya. So, meron akong adapter dito. Pwede nyo naman gawin yun. Pwede nyo ilagay dun sa card slot niya. Pero, mas prepare ko na dito kasi yung naka-install sa akin yung mismo mga games niya rito eh. So, kabit lang natin siya. So, optional naman to guys. Kung ayaw nyo nang mag hub or dock, pwede nyo namang ilagay dito yung SD card. So, yan. Punta na tayo ng desktop mode. No? Okay, so, ito na yung desktop mode natin. No? Check natin kung nakamount na yung SD card. So, ayan yung SDEC files. Mounted na siya. Then, first is, punta tayo ng discover. Then, search natin yung lotres. So, dalawa yung makikita nyo dyan. Ang kunin nyo yung mataas yung rating, yung 224. So, install lang natin siya.
So habang nag-install yan, search natin sumunod, no, yung Proton app. Ayan. So sa akin naka-install na yan kasi may mga games na tayong nirara na kailangan ng Proton. So makikita nyo yung Proton app-qt. So install nyo lang din yan. Then check natin kung tapos na yung Lutris. Okay, so once na natapos na yung installation, punta tayo dito sa startup natin. Then search natin yung Lutris. Tapos right click nyo siya at the desktop. No? Then next is search nyo yung Proton app-qt. So run lang muna natin siya. Then dito, may drop down option niya, is piliin niyo yung Lutris Platfac. So ayan. Then install natin yung latest version niya, which is ito, GE Proton 735. So install lang yan. So once na-install na natin, pwede nyo nang close yan. Then run na natin yung Lutris. Tapos dito sa plus sign, dito sa add locally installed game. Okay, so yung game na dinownload natin is Transformers War for Cybertron. Pwede nyong iname kahit anong gusto nyo, guys. Okay lang yan. Tapos dito sa drop down ng runner, piliin nyo yung Wine Run Windows Game. So next is punta kayo ng game option dito sa executable, browse nyo yung memory card natin kung saan natin install yung files, so dito, then hanapin nyo yung exe ng game. So nandito siya sa binaries, transformers binaries, tapos yan, TFOC. Okay, so yung run option tab naman, click nyo siya. Tapos dito sa drop down ng Wine version, piliin po natin yung Proton 735. Yeah, then save. So check natin siya dito sa games. So ayun, pwede natin siyang i-play ngayon. So ayan, nag-boot na siya, no? If ever na hindi siya nag-run, pili lang kayo ng ibang Proton version. So depende naman yun sa version, no? So trial and error rin yan, guys. So ayan, working na siya. So check na natin, guys. Then add natin siya sa Steam. So once na-close na, right click nyo lang, then create Steam shortcut. Okay, so pwede nyo na i-close yan. Then back na tayo sa gaming mode. Okay, so andito na tayo sa game mode. Search natin yung install natin, pati yung library, then non-Steam game games. So ayan siya. Then play. Okay, so ayan, working tayo. So again, guys, ganun lang siya kadali, no? So mas prepare natin kung gagamit tayo ng Fitbear na installer. I-install muna natin siya sa PC natin, then i-copy natin sa memory card, then tsaka natin i-install sa Steam Deck. Ayan, sana nakatulong sa inyo. Again, for educational purposes lang to, no? Hindi tayo nagpo-promote ng piracy. Just in case na gusto nyo muna i-test yung game bago nyo bilhin. And yeah, I hope nakatulong sa inyo. And again, pa-subscribe po and like and share.
has been a long, painful war with the Decepticons.